Tatay Gabino. Pero bawal ka dun magdala ng chicks. Wala raw mga kita tanda na kung yun. Bulok to. Magandang umaga po mga katuwa, kasama natin si Mark ng Kaagapay Vlog and si Kuya June. Siya po yung gagawa ng gagawing bahay para kina Ate Salve, para si Tatay Gabino. Makuha na po ni Ate Salve dito sa bahay niya po, para maalagaan niya dun sa bahay niya. Ngayong umaga, andyan tayo. Ito, kita niyo po sa likod, ayan yung bahay ni Tatay Gabino mga katuwang. Ayan si Ate Salve, kikita niyo po. Naglilinis, nagwawalis sa bakuran po ni Tatay Gabino. May dala po ako dito mga katuwang, bigas at gatas para kay Tatay Gabino. May galab shoutout po kay Ma'am Fe Gayas, Brazil of Canada. Thank you ma'am. Tara. Tay! Gandang umaga! Tatay Gabino! Ingat ka dito sa bahay mo, may bagyo tayo. Signal number 1 tayo. Kagabi, malakas ang ulan. Kumusta kayo, Tay Gabino? Tay! Oy. Nadinig mo ako? Hindi na. Ha? Nadinig mo ako? Gandang umaga! Ay, kumain ka diyan. Mayroon na. Magandang umaga sa iyo. Ay, magandang umaga ka din sa inyo. Yeah. Kaintindihan din kami. May bagyo tayo ngayon. Ha? Signal number 1 tayo ng bagyong Agon. Ano pa? Oo. May bagyo na naman. May bagyo. Nakakatakot itong bahay mo. Bako mag-iba. Ha? Di ka natatakot? Ay, di ako natakot. Talaga. Tay, may dala kong bigas dito. Dito ay. Ko na. Salamat. Oo. Bigas, Tay. Tapos gatas mo, Tay. Tay, salamat. Oo. Kumusta kayo? Kumusta kayo? Siguro nan-chicks ka na naman sa panaginip mo kagabi. Oo, aminin mo, nan-chicks ka kagabi, ano? Siguro sa panaginip mo, may date ka na naman. Ay, ito. Oo. Masayang masaya ka ngayong umaga, Tay. Siguro, nan-chicks ka na naman. Ha? Mabagyo ka, masaya ako. Masaya ka dahil mabagyo? Bakit? Ay, malililig ang mga nyugan. Maano, Tay? Malililig ang mga nyugan. Malilinis ang nyugan? Oo. Ang bira, no? Ano. Sobrang init kasi, Tay, no? Ha? Grabe ang init! Kaya, tama lang yung nagbagyo. Tay, aayusin na natin yung bahay ni Ate Salve. Pag naayos na yun, kukunin kayo ni Ate Salve para kasama na kayo dun sa bahay niya. Para hindi na kayo nag-iisa rito. Hindi rin yan. Malapit na. Malapit na. Mga ilang tulog mo na lang. Pagising mo ba yung pati? Ay, hayaan na natin to. Bigay na natin to sa iba. Ay. Basta doon sa bahay ni Ate Salve, doon ka na. Para kasama mo na doon si Ate Salve. May kaalaga sa'yo, may magpapakain sa'yo, lahat-lahat. Okay yun, Tay? Eh, okay, di ba? Oo, oh, di ba? Pero, bawal ka doon magdala ng chicks. Wala raw mga kita tanda na kung yun. Bulok to. Nakaganon, Tay? Oh, nakaganon na? Wala. Hindi ganon? Baloktot. Baloktot. Takbo na lang si Galbi. Ha? Nagtakbo na lang. Ah, nagtakbo na. Nagtakbo na. Takbo na pala si. O Tay, ha? Usapan natin, pag nandun ka na sa bahay ni Ate Salve, una, dapat susunod ka sa mga gusto ni Ate Salve. Pag sinabing, Tatay Gabino, maligo ka. Maligo ka. Malapit yung sapa. Pag sinabi ni Ate Salving, Tatay Gabino,
kumain ka na. Dapat kain ka. Ay, minsan daw kasi hindi ka kumakain. Ay, talaga, totoo yan. Bakit? Matapang. Matabang. Matabang yung panlasa mo. Manata na lasa ko. Oh. Oh. Tay, nagpagupit ka na. Pogi ka na ngayon. Ay, taka ka. Oh. Ay, tay, tuloy na kami. Doon kami sa kay Ate Salvi. Titingnan namin kung paano gagawin yung bahay doon. Para makalipat ka na doon. Para may kasama ka doon. Di ka nag-iisa lalo sa gabi. Ay, gulpe ako kung kasamahan. Baka kunin ka ng aswang dito. Hindi po siya. Basta babae. Payag kang kunin ng aswang. Oo, basta babae. Basta babae ng aswang. Pambihira. Oo, talaga si Tatay Gabino. Malayog-layog kami. Gusto mo yung nakasakay sa... Nakasakay sa ano? Hindi, nakasakay sa ano? Walis. Sa walis. Gusto mo tayo yung kalahating katawan? Oo. Ayaw mo nun, kalahating katawan. Ha? Kalahating katawan. Nabingi pati. Tay, punta na kami ha. O, Ate Salvi. Paano itong bigas niya? Diyan na lang. Tawa na Diyos. Diyan na lang yan. Kunti ba na, diman yung ano. Tapos yung gatas niya, ano. Tapos punta tayo doon sa bahay mo, ano. Tay, yung sinasain ko ha. Ha? Ah, nagsasain ka. Sinasain ko, ikaw na bahala. Nagawa tindi na yan, nagawa ng kuna. Okay. May sinasain daw si Ate Salvi dyan. Ayaw. O, kaya mong tingnan yun? Yung sinasaing niya. Yung isda, luto na, okay na. Ah, nagluto ka ng isda, Ate Salvi. O, nagluto na daw ng pang-ulam mo dyan. Ayaw na, bilhin na nga na. O, galing, galing. O, punta mo na kami doon sa bahay ni Ate Salvi. Hindi na ako mamalik. Hindi ka na matara noon. Hindi, ayaw ko noon. Ay, ba, masisira na naman yan. Ayaw ko noon, isda na yun. Masisira daw. Masisira yung... Isda daw po isda. Niya. Bakit? Eh, kasi daw po sinubukan ko. Hinamad ako magbili ng ano. Ganun ba yun? O tay, lista kami ha? Bye-bye. Sa bahay natin, Salvi ha? Ayaw. Sinasain ko po. Hindi na ako mabalik, bye-bye. Okay. Ingat ka tay. May bagyo tayo, maulan. Ha? Ang ganda nga nito magparigos. Gusto mo sabihin, pag nag-ulan, maliligo ka tay? Tapos sa uno ka na maligo, hindi na baga. Ay, kailan ang birthday? Sa uno po. Kailan ang birthday mo, tay? Ha? Kailan daw ang birthday mo? Yun, birthday mo ng pizza uno. Ano, ano? Birthday mo ng pizza uno. Ay. Mayong handa. May walang handa. Wala. Gugulayan ka ng suso. Oo. Gugulayan ka daw ng tabagwang suso. Mayong ba tabagwang, te? Wala na. Mahanap na ako. Imagine, Marcano. 94 years old. Masyadong sharp pa yung kanyang isip, no? Tama sa edad niyang 94. Di ba, tay? Walis na kami. Happy birthday! Tapang. Tuloy na kami, tay. Ano po? Tapang. Sabihin, Mark, matabang. 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 Matabang daw ang birthday niya. Gagawin nating matamis ang birthday mo, tay! Oo. No. Anong gusto mo pala sa birthday mo? Ha? Anong gusto mo sa birthday mo? Ay, nako. Chicks! Laptop. Gano'n na. Malaptop na yan. Malaptop na. Okay. Sige, tay. Bye-bye. Sa bahay ni Ate Salve. Yung gagawin natin bahay dito. Dito natin dadalhin si Tatay Gabino sa bahay ni Ate Salve. Yung yan. Pag natapos to, komportable dito si Ate Salvi, dito na rin titira yung matanda si Tatay Gabino na kanyang inaalagaan, mga katuwang. Actually, yung tawag dito, yung wall naman niya, yung pader, okay pa naman. Ang talagang problema rito, yung bubong.
tulad ngayon, may bagyo rito, signal number 1 tayo mga katuwang. Kaya napakadelikado dito sa pamilya ni Ate Salvi. Ang purpose talaga nito, kaya ipapagawa para si Tatay Gabino, yung kanyang matanda na inaalagaan, dalhin na niya rito. Kasi napakahirap din kay Ate Salvi na pagising sa umaga, isasaasikasuhin niya, pupuntahan niya doon sa bahay si Tatay Gabino, titingnan kung nag-breakfast na, papakainin niya, asikasuhin niya lahat-lahat, no? So, signal number 1 tayo ngayon, no? Bagyong Agon. Si Kuya naman, Kuya Jun, sabi niya, anytime kapag medyo gumaganda-ganda ng panahon, kasi ngayon malakas ang ulan, may bagyo tayo, pag tinanggal yung bubungan nyo, sana kayo ngayon titira, di ba? Sana kayo ngayon sisilong, di ba? So siguro hihintayin dito yung maganda-ganda ng panahon, no? Siguro po, baka kunting siguro mga 1 week lang naman yata ito, eh 1 week lang to, matitirhan nyo na uli, no? Talagang bubong ang pinaka-importante rito sa bahay nito ni Ate Salvi, no? Okay. So maghihintay tayo ng medyo maganda-ganda ang panahon, Ate Salvi, para kasi ang plano ni Kuya Jun, yung karpintero natin, tatanggalin tong kabahayan. Siya nga daw po. Dito muna kayo sa dito sa ano nyo? Dito sa terrace. Dito sa ano, dito tawag dito sa terrace, no? Oo. 1 week kayo nandito sa terrace, no? Ganun talaga, no? Pag natapos okay naman to, po. Pag natapos naman to, siyempre okay na, no? Magiging okay na ang lahat, no? Siyempre, benepisyari nito lalo si Tatay Gabino. Yan man talaga ang pinaka-purpose natin doon. Una, naawa kay Tatay Gabino. Pangalawa, naawa din naman sa inyo. Sa iyo kasi, gising mo sa umaga, isa sa priority mo, tingnan si Tatay Gabino kung kumain na, kung kayang kalagayan. Baka hindi na nagising, no? Isang araw nga po nagpunta ako doon, nagtaka ako kung bakit di pa nakabukas yung pinto. Oh. Tapos nag-alala po ako, ayun, tulog pala, tapos may nararamdaman, masama pa pakiramdam. Oh. Nung pumunta kami minsan dito ni Mark, dinaanan namin siya. Opo. Nakita namin na tutulog doon sa kwarto. Opo. Habi ni Mark, wag natin anyang gisingin kasi sarap ng tulog ng matanda, kaya hindi na namin ginising para makausap sana. So ngayon, salamat kami. Imagine, anong oras na? 9:30 ng umaga, nagbabagyo. Pero andun ka. Andun ka. Kasi ako masama po pakiramdam niya. Nung isang araw, noong Merkulis pa po. Oh. Yung sikmura niya, dinadaing niya. Tapos sabi ko, daling ko na siya sa ospital. Oh. Ayaw po talaga. Ayaw talaga. Kahit sa center, ayaw po talaga. Ayaw talaga. Kasi ang plano nga niya, ang gusto niya sa buhay, tawag doon? Parang mas gusto niyang hintayin na lang daw niya po. Yung kamatay. Yun. Opo. Pero nakakabilib din si Tatay Gabino, 94 years old, masyadong matalas pa ang kanyang isip, no? Nakikipagbiruan po sa atin. Tainga lang kanina. Po yung mahina sa kanya, pero kaya hindi po talaga. Ganun naman talaga pa nakakaedad, unang humihina kung hindi matatainga, no? Pero siya pa yung kanyang isip, no? So pagising mo ng umaga, paglinis mo rito dito. Luto mo na po ako dito. Tapos doon ka naman, luto ka naman doon, almusala niya hanggang tanghali na niya. Po. Okay. Tapos linis ka naman doon. Opo. Ang galing. Tapos napunta na pa ako sa trabaho. Yan ang tawag dito. Nakakabilib sa iyo, Ate Salvi. Ng mga netizens na nagko-comment sa comment section namin. Pati yung mga tumutulong, mga sponsors abroad, katuwang and kagapay abroad, hinahangaan ka. Kasi yung ginagawa mo, masigit pa sa gawain ng isang anak sa magulang. Merong mga anak na nagtutulakan. Opo. Sa pag-alaga sa kanilang tatay, sa kanilang nanay na may sakit, no? Pero ikaw, di mo kaano-ano, ha? Di mo sila kaano-ano. Oo. Kaya nga, kukunti ang katulad mo. Sana dumami ang lahi mo. Marami po. Sabihin mo yung asawa mo, dagdagan. Ganun na rin po. Ay, mga anak mo, kumusta naman sila? Ganun din ang ugali nila. Opo, ganun din. Bawain din sa kapwa. Kanina nga po, may nakita ko yung paralyzed na tatay, tapos may kasama isang bata na medyo malakmak na. Tapos may kargang 1 years old yung bata. Walang payong, nakaano lang siya. Uy, nasaan siya? Makikipag-birthday. Ay, piyesta daw po dyan sa unang hang barangay.
Eh tapos po nakita kong umuulan, binigyan kong payong. Habi ko nga po, iwan na yung bata dito sa akin, balikan na lang ilang niya. Ilang edad ng bata? 1 year old po lang po. Oh my God. Mahirap pagpiesta, nagbabagyo. Tapos, walang payong. Opo, tapos binigyan ko po yung dalawang payong ko. Para maano. Kasi naawa ko po ako. At least, yung ginagawa mo Ate Salvi, gusto rin ng asawa mo. Opo, pareho din po. Pareho kayo ng ugali. Pati yung mga anak mo, ganun din. Pareho din po, ganun din. Oo, diba? Sana dumami pa lahi ninyo. Sana may mga katulad mong nasa gobyerno natin na may pagmamahal at pagkalinga sa mga mahihirap. Mayroon pa naman po, pero hindi gano'n. Kukunti na lang. Baka sa sampu. Baka sa sampu, baka isa na lang, kalahati lang. Opo. 50-50 ko galit. Ay, naku, Diyos ko. Anyway, eto, sama na namin si Kuya Jun. Bibili sana kami ng mga materyales. Sabi ni Kuya Jun, mas recommend niya yung sa bayan na lang daw, mas makakamura ng konti. Opo. Oo. Kami naman, bibili sana dito sa may lugar niyo para malapit lang. Opo. Pero sabi ni Kuya Jun, mas maganda kung doon sa bayan. Ha? Opo. Para mas makamura-mura ng konti. Hmm. Malaki-laki yung kakainin itong materyales. Kaya na po ako nahiya kay Ma'am Nancy Lim. Ma'am, pasensya na po. Ang laki ng mga gastos nyo. Nahiya po talaga ako. Hindi sapat yung thank you lang kay Ma'am. Na ano. Kasi siyempre, ang laki po talaga ng gagastos niya. Thank you po, Ma'am. Hindi ka po nagdalawang isip na tulungan ako na mapaano. Akala ko po talaga yung ano lang talaga, bubong eh. Ang ipapagaw ni Ma'am. Tapos biglang nasabi ni Sir nung nakaraan. Pati po pala yung bintana, yung CR. Oo, kasi yung bintana mo hindi safe ka rito eh. Tapos yung... Oh, di ba? Ang kawaya ng bintana mo. Di pati yung pintuan nyo, mga katuwang. Tingnan yung pintuan ni Ate Salvi. Ganyan lang po. Ito yung panaran niya. Pag sinikaran to Ate Salvi, kahit wala sa Tatay... Kahit sa Tatay Gabino siguro, sisikaran to Tatay Gabino, tanggal na yung pintuan mo, Ate Salvi. Oh, di ba? Oh, mga ganito lang. Ayan. Ito sa kusina, wala kang pintuan. Wala rin. Oh, ito. Kuya Jun, halika Kuya Jun. Itong kusina ni Ate Salvi, walang pintuan. Itong kusina. Ah, meron. Kaya lang ito. Meron lang, sir. Naku. Baka nagsinga lang si Kuya Jun. Tanggal to. Ate Salvi, Kuya Jun. Ayan pamintuan ni Ate Salvi. Oh. Nakadikit lang ng hero. Ayan yung pantali. Yun. Oh. Sinasabit ko lang yan, sir. Oo. Oh. Kaya ako nag-aalala sa iyo, Ate Salvi. Baka pag si Kuya Jun nagsinga dyan sa pinto mo, yan talbog yan. O kaya, Kuya Jun. Ang ilang yero yan? Ano po yan? 30 po. 30 sa kabahayan. Po. Yung balkon pa. Hindi. Kasama na po yung 20 dito eh. 20. 20. Saan po sa terrace. Ah, okay. 30 lang. 30. Yung mga pang itaas pa yung pamakuan. Kasi itong mga kahoy na yan, bulok na yan eh. Po yan pali. Wala ka nang mapapakinabangan dyan, ano? Anay na po. Anay na yan? Oh. Wala na. Talagang problema na. Tingnan mo, basang-basa yung sahig nila kasi maulan nga, mga katuwang, maulan, may bagyo tayo ngayon, kaya tingnan mo yung sahig nila, basang-basa. Bale, sinalis lang po yung tubig. Hmm, basang-basa. Okay. So, papasalamat tayo sa ating katuwang abroad kay Ma'am Nancy Lim, Mark, no? Kay Ma'am Nancy Lim. Kay Ma'am Nancy Lim. Ayan. Sana dumami rin ang mga tulad ni Ma'am Silim sa mundo. Sobrang bait niya po talaga, sir. Correct. Alam mo, sa mundo naman talaga, hindi pa rin nauubusan ng mga mababait na tao eh. Meron at meron. Meron at meron. Lalo mga Pilipino, no? Kaya po yung sinasabi na kapag mabuti ka sa kapwa, ayun, may sukli. May sukli. Tama ka. Kapag yung sabi nga po na yung dasal walang bayad. Oh. Pero may... Si Lord nagsusukli. Susukli. Tama ka. Itama tayo dyan, Ate Salvi, ano? Di ba? Opo. Walang bayad ang dasal, pero may sukli. Opo, di ko nga po inaasahan to eh. Oo. Yung sukli, bahala na doon si Lord. Tingnan mo ngayon. Dahil sa kabaitan mo, dahil sa kagandahang loob mo, imagine, mag-asawa to, inalagaan pareho. Hanggang sa mamatay na lang yung asawang babae, naka-wheelchair, ikaw ga-alaga. So sabi ni Lord, tutulungan naman kita, Salvi. Gagamit ako ng mga tao na magdadala ng tulong para sa'yo. O, oh, diba? Sa tuwing dumadaan kasi ako rito, tinitingnan ko yung bahay ng Tatay Gamino. Makikita tapos tinitingnan ko din itong bahay mo. Hindi ko alam kung bakit.
lagi kong sinisilip yung bahay ni Tatay Gabino. At pagdaan ko naman dito sa may lugar mo, lagi ko din tinitingnan yung pala. Pero di mo po ako nakikita dito. Oh, di kita nakikita. Yung pala may purpose si Lord noon. Ang purpose ni Lord, gamitin akong instrumento para matulungan kayo pareho ni Tatay Gabino. Tapos ginamit, thank you din, sir. Tapos ginamit niya si Ma'am Nancy. Thank you po, Ma'am. Ginamit niya si Ma'am Nancy. Galing, no? Basta ako, gusto ko na matulungan kayo, lalo si Tatay Gabino, kasi walang-wala talaga siyang kamag-anak, di ba? Wala talaga. Meron man siyang ampun, pero malayo. Malayo, nasa Cavite po. Nasa Cavite. Ang problema dun sa ampun niya, wala naman na yata kakayahan para tumulong. Nung nakarang na na-combine siya, may sakit din po sa puso. Sino? Pero yung ampun niya po. May sakit din sa puso, parang asawa mo. Opo, ganun. Tumawag po sa akin, sabi niya. Ati, may ano po ako, may sakit nakakumpine. Sabi ko, yung ampun niya, may sakit sa puso, nakakumpine din. Opo. Talagang walang maaasahang tulong. Wala. Oh, sabi ko, sige na, huwag mo nang alalahan. Ako na bahala. Okay lang. Okay. O, di ba, Mark? Ganun talaga. Talagang si Lord, maparaan. Opo. Alam kasi ni Lord na yung asawa mo may sakit, hindi pwedeng magtrabaho ng magbigat. Hindi nga po. Kaya, inantimpalaan ka niya. Ang gantimpala sa iyo, eto, gawin yung bahay mo. Kasi, guro, iniisip ni Lord, hindi mo ito kakayanin, daya, ano, hindi mo ito kakayanin, Salvi. Kasi, magkano ang kita mo dun sa hanap buhay mo? 200 lang po. Kasi isang oras po, 25 pesos. 25 pesos sa isang oras na pagbabalat ng pinya. Kumikita lang po ako sa isang araw, 200. Oo. Umamalengke ka rito sa bahay mo, sa pamilya mo. Tapos kay Tatay Gabino pa. So, talagang wala. Sabi po ni Lord, kapos na yung kita mo, Ate Salvi. Kapos na. Bibigay ako ng tao na para matugunan yung bahay. Yes, yes. Ilan bang anak mo, Ate Salvi? Tatlo po. Tatlo. Asan isan sila? Andito po sila, nahihiya po. Sino? Nahihiya po. Nasa kwarto sila. Ay, nakita ko na yung isa. Yung isa, yung batang babae. 11 years old. Yung 18, yung sinundo ko po nandiyan din. Nahihiya. Ay, yung sinundo mo, yung sa Bulacan. Bulacan eh. Ilan taon na yung galing sa Bulacan 18 eh? Ha? 18. Oh, dalaga na. Okay, ang trabaho. Doon po sa tita niya, kaso hindi siya nagtagal gawin. Puyatan. Sa karehan. Ah, karindiriya. Hindi ba kay Diwata? Hindi po. Hindi po. Sa karindiriya ni Diwata? Malapit po, pero hindi. Oh, talaga? Meron. Paris din. Paris overload ni Diwata. Oh, talaga? Siya marunong siyang mag-Paris overload. Hindi pa naman po masyado kasi 5 months pa lang. Ah, 5 months pa lang. Ibang mga ano, tapsilo, ganyan. Ah, okay. Lugaw na. Marunong na. Medyo po. Oh, pwede. Pwede. Tsaka yung, di ba, ito yung sinasabi mong huler, pag nakabitan ito ng motor, makakapaghanap buhay kayo, no? Paglalako ng gulay, no? Kahit ano po, pwede. Kahit ano. Okay. Sana si Kwedyon, wala na. Diyan sa likod po. Nag-iikot. Kaya ako nakakahol yung aso. Bakit? Tinatahulan ng aso. Sipat-sipat. So yun, ganda ng lugar na ito na Ate Salvi, nakakatuwang. Puro kakahuyan yung nyugan, ang kanya pong paligid ng bahay, napaka-presko. Ganda. Tapos sa unahan yan, mga katuwang, paliguan. Yan po nagpipiknik yung mga tigaritong dumarayo. Plano ni Ate Salvi, excuse me, pagka-weekend, maglagay ng ano dyan, mga barbecue, mga kanin, kasi maraming tao dyan sa piknikan dyan. Salve, alis na kami, oo. Si Ma'am Nancy. Oo. Okay. Si Ma'am Nancy ang ginamit ng ni Lord, no? Para matulungan ka, Ate Salve. At dahil tinutulungan mo rin, syempre, si Tatay Gabino. Salamat, ha? Salamat din, sir. Ma'am Nancy, maraming salamat po sa tulong mo. Kumbaga, malaki po yung gastos dito pero hindi ka po yung isip na tulungan ako. Sobrang thank you po. Napakabait mo po, ma'am. Pwedyon, pagkatapos itong bagyo, umpisahan mo na dito. Umpisahan ko na po yan. Okay, wag naman ngayon, may bagyo. bukas. Pagkalipas ng bagyo. O baka bukas wala na si Agon. Ano? Baka wala na yung bagyo, bukas ko umpisahan. Kala ko, umpisahan mo na ngayon. Hindi. Nagbabagyo. Baka madulas ka, Kuya Jun. Pagalita kami ni Mrs. Mo. Oo nga. Shout out kay ate. Shout out kay commander ni
Friend ko sa Facebook yun. Nasa abroad din ng ano nito eh. Nanay ng mga anak niya. Nanay ng mga anak niya. Diba Kuya Jun? Nanay ng mga anak mo? Ha? Hindi ko naman anak. Nasa labas ka naman. Nasa abroad naman siya. Medyo, nasa abroad naman siya. Huwag ka magsasabi may asawa ka. Nasa abroad naman siya. Kita naman. Kita naman yun. Huwag nakikita ngayon eh. Wala nang galit. Parin ko sa Facebook. Asawa ko, grabe na si Kuya Ebert, tinuturuan na. Bait doon, bait yun. Hindi ka lang sir masabi. Oo. Pag nahuli, di pa rin namin. Oo, tama ka, Ate Salbi. Ay, nako. O paano? Makaabutin tayo ng malakas na ulan. Alis na kami, Ate Salbi, ha? Sige po, okay, okay. So, nakakasiguro ka. Nagigibain tong bahay mo, hindi ngayon. Opa. Kasi may bagyo ngayon eh. Kanina, mukhang nag-alala si Ate Salbi nang sabihin ko, andito na si Kuya Jun, gigibain ng bahay mo. Naalala ni Ate Salbi, ang bihira naman na niya. Nagbabagyo, gigibain naman. Saan kami nito titira? Naisip ko saan. Oh, di ba? Pwede naman kayo magsiksikan doon sa bahay ni Lulo Gabino, ni Tatay Gabino. Magka nag-iba na yun. Eh, pagpasok nga po doon sa kwarto niya, nag-ano po siya. Nag-ano na. Oo, sabi na Tatay Gabino. Ako, dadalhin ka na ni Ate Salbi sa bahay niya. Pag nagawa na yung bahay niya, ayusin na. Tuwa siya, pero ang tanong niya, paano yung bahay ko? Tama nga. Sabi, paano yung bahay ko? Sabi ko nga po, dadalhin ko din dito sa bahay. Pambira, sabi. Nag-alala po siya doon sa mga aso niya. Sabi ko, tatalin natin lahat ng aso mo. Duglaber din si Tatay Gabino. Ano? Alam mo daw yung mga tao kasing mapagmahal sa hayop. Kung yung hayop nga, minamahal nila. Tao pa kaya, di ba? Pare-pareho tayong mga duglaber dito. Ano? Pare-pareho tayong mga mapagmahal sa hayop. Ano? Tatay! Ay, Kuya Jun! Okay naman, Tatay. Ikaw ba, duglaber din? Naman. Oo, talaga. Animal lover ka din. Talaga naman. Bihira. Ay, iisang ano lang pala tayo, ano? Oh, si Tatay po, nakikita ko yan minsan dati. Nagtitindang. Bata pa to. Tingin ko nga po. Ano lang ito, nasubrahan lang ito ng tagay. may over lang ito, kaya ganito. May hangover lang ito si Kuya Jun, Ate Salbi. Pero yan, kumbaga sa police, sa military, hindi pa yung retire. Yan eh, kumbaga sa binatilyo. Ilang taong ka na po? Duwang 5. Oh, di ba? Galing po kayo, Kuya. Alis na kami. Salbi, ha? Thank you. Ingat ka. May bagyo dito. Ingat kayo ng mga anak mo. Ingat Salbi, ha? Okay. Ay, bago kami umalis, ah. Ay, bakit? Panggastos mo. Ay, huwag na, sir. Naiyan na ako, sir. Okay na yung ano. Yung... Mabilis magbago isip ko. Tama. Sige, Ate Salbi, ha? Sige, bali ko pang bili ko na lang itong ulam sa ano. Okay, kayo po bahala. Bahala ka na. Bahala ka na. Okay. Dati to ano. Sige. Palaki ng palaki. Ano? Bye-bye. Bye-bye. Sige po, bye-bye okay, po. Okay. Ma'am Nancy Lim, thank you po ng marami. Ingat po kayo. Alis na kami. Ate Salbi, ingat kayo ha. May bagyo tayo. Okay.